kasi dito na ako sa Taguig. Sa Pateros tayo. Dito yung ER yata nila yan. Dyan. Naalala ko yung pumunta kami dito. Diyos ko, high school pa lang ako noon. Last punta ko dito. Ito na siya ngayon. Dito ata yung ano. Mga out. Ay, ER din siya. Additional na ano. Siguro sobrang ano na. Punong-punong na sila dito. Pasok pa guys. Tara. Waiting area nila dito. Yan. Tapos dito, parang mga pang-employees lang ata. Malaki siya dito guys. Public lang to ha, pero mukhang okay naman dito. Ano natin? Alright. For the wait ang mga person. Hello. Dito yung lobby nila, guys. Dito rin pipila yung mga magpapakuha ng dugo. Doon ako naghintay sa labas. Okay lang ko. Ngayon at ayun na nga, nakaakit na tayo dito sa taas. So dito, sa pinipilahan ko, i-check nila yung BP mo. Kaya may pagulong-gulong pa ako nito. Sabi ko, kasi pag-resal niya ako kasi natatakot ako. Isa nga pala to sa requirements nila guys ha. Yung i-check nila yung BP mo. Yung weight mo. So ayan, habang chine-check ako ni ate. Nagtataka ko bakit ang tagal. Kasi hindi naman ganun katagal mo check ng BP, diba? So akala ko low blood ako. Sabi ko, lo, baka hindi ako maging qualified. So ayun, after nila i-BP, okay naman yung BP ko. So 110 ako, 110 over 70 at or 90 yung blood pressure. Guys, grabe yung blood pressure. Hello po, good afternoon. Ay, good morning po. Sir, ay Ma'am Gladys Bansayan, yes. 26. First time donation po niyo? Yes. 53 kilos. May mga dating sakit, hypertension, diabetes, kita. Wala naman po. Kahit anong reason ng pagka-admit sa hospital o kaya pag-consult sa doctor. Dati po nung 13 ako na confined po ako ng dengue. Yun lang? Apo, yun lang. Pero wala naging complications? Wala naman. Dugo, bleeding? Wala naman. Wala naman. Okay. Allergy sa gamot at pagkain, wala? Wala naman po. Okay, na kailangan isubli sa ER? Wala naman. Anything na iniinom na gamot? Wala po. Noong last month, June, July po, ako nag-pills po ako. Pero nakastop na po siya noong July. Okay, stop na siya noong July. Apo. Nagkaroon ka na ba ng babies? Wala pa po. Bukod sa COVID vaccine, may mga natanggap pa yung mga ibang bakuna. Ano ba yun? Meron eh, sa work po namin. Numuko ka? Antay flu po. Okay lang. Recent travel pala, abroad or domestic? Wala naman po. Wala naman. Ganito, Ma'am Gladys ha, kasi sobrang gaan mo. Kasi sobrang gaan mo kasi 53 ka lang. Opo. Ang dilemma kasi sa ganito is compare mo yung sarili mo, let's say, sa ibang mga dating. Okay. Yung
total na dugo mo kasi sa loob ng katawan is dumidepende sa kung gaano kakabigat. So kung sila kukunahan natin ang kalahating ng withdraw, ikaw din kukunahan natin ang kalahating ng withdraw. So ibig sabihin, mas malaki yung chance na himatayin ka after kasi 53 kilos ka lang. Okay, pwede ka naman magdugo. Pero pwede mas mataas yung chance mo na makaramdam habang nagdodonate. And after mag-donate na sobrang hilo, pagsuspa, parang sumasakit yung chance. Complications yun ng pagdodonate. Kasi ang daan mo talaga. Pero normal lang po yung ganong... Yung ganong pakiramdam is normal siya. Pero up to the point na dapat hindi kasi himatay. Apo. Okay? Ngayon, ang pwede mong gawin is kain ka ng maayos, inom ka ng maraming water talaga. Papalitan mo siya ng water. Apo. And then next is, kung halimbawa nakauwi ka na sa bahay, kung makaramdam ka lang ganun, higa ka lang, elevate mo yung paa. Okay. Okay? Kahit yung, let's say, patong mo lang siya sa unan, basta kailangan mas mataas yung paa mo kasi sa ulo. Okay. Okay? Sige po. Kailan pala yung huling araw? Okay. Thank you. Sabi ang kaba ko, boy. Tapos yung mga explanation na namin gawa, parang nakasig mo. Tingnan yung baby ko. Sa likod ko, siya yung mga lituwanan na nandun ko. Ayan, mga napigaw sila. Ay, nanawala ko. Siya rin nakatingin ako. So yun guys, i-share ko sa inyo yung mga dapat mong gawin kapag gusto nyo mag-donate ng dugo. So una, hanap kayo ng blood bank na merong malapit sa lugar ninyo. So sa case ko, yung kuya ko kasi, yung asawa niya, mga nganak, so kailangan ng donate ng dugo, kaya nakapag-donate ako. Pangalawa naman guys, is requirements. So dapat pag mag-donate ng dugo is physically fit ka, wala kang kahit na masakit. Pangalawa, kailangan meron kong valid ID. Then kung 16 to 17 years old ka naman, kailangan mo ng parent consent. Sunod, kailangan 50 kilos ka or 110 lbs ka. Hindi ka puyat, meron kang 7 to 8 hours of sleep bago ka mag-donate ng dugo. Di uminom ng kahit na anong gamot 24 hours bago mag-donate. And then, dapat kumain ka bago ka mag-donate ng dugo ng mga healthy food and then marami kang ininom na tubig para hindi ka karamdam ng matinding side effect. Speaking of side effect naman guys, ayun, kagaya nung sinabi sa akin nung nag-assess kanina, possible daw na mahihilo ka at masuka. Worst naman, himatayin kung sakali man ikaw ay merong mababang timbang or minimum lang yung timbang mo. Gaya nung sa akin. Pero yun nga guys, kung nagawa mo naman yung requirements, simple requirements nila na may enough ang sleep, kumakain ka ng healthy food before mag-donate, and then hydrated ka ng maraming water talaga, malilesen yung side effect na mararamdaman mo. Share ko na rin yung ilang mga benefits sa pag-donate ng dugo. So una, magkakaroon ka ng bagong blood cells. So magpo-provide ulit ng panibagong blood cells yung katawan mo. Nakakatulong din sa pagbaba ng kolesterol, nakakabuti sa isipan, dahil happy ka, dahil nakatulong ka sa mga nangangailangan. Good morning po. Okay. Thank you po.
first time, no? Yes po. Hindi ka gutom? Hindi naman po, pero baka kumain na lang po muna. Kain po na lang muna. Iwan mo na lang muna po sa akin. Okay, thank you. Opo. Type A positive ka. Okay, malalaman po ba dyan kung type pa niya ako? Joke. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Okay, iwan mo na muna. Balik mo sa akin, patakain mo. Thank you so much po. Joke lang. I should. Hey, what?